Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Good morning to everyone. Kumusta po kayo at welcome po dito sa ating EB Talakayan, sa ating pong pang-araw-araw na programa. Siyempre with your host Mel Elizalde po at mula po sa ating studio sa Calacang, Maynila, Elizalde Broadcasting po. Ngayon, summertime na talaga. Nakita nyo ang init-init ng araw. Umpisa pa lang ng alas 7, matirik na ho ang araw at siyempre, kahit ho ganyan, kailangan magdadala tayo ng payong proteksyon. Kasi daw po, yung sinag ng araw, pag dumagpas na ng alas 10 pataas, hindi na raw po yan healthy para sa ating mga skin. Yan, protektahan po natin mga skin natin dahil napakahalaga po niyan. Dahil pag oras na tayo ay nagkasakit, alam nyo naman, bawal ho magkasakit ngayon kahit anong uri ng sakit. Eh talagang siyempre gagastos po tayo sa doktor pa lamang po. Hindi naman natin sila masisi, natural. Yun ang kanilang profession. Ang pinakamababa ho yata ngayon ay 600, 500. Saan ho tayo kukuha niyan? At siyempre, pagpapadoktor ka, wala ka naman pambiling gamot. Useless, di ba? So, ingatan po natin ang ating mga sarili para hindi ho tayo mapasubo sa mga gastusin. Grabe talaga ho. Wala tayong... Hindi natin maintindihan kung anong ating mga samot-saring mga problema sa araw-araw. Subalit, sabi nga po, mas masaya daw po ang may problema kasi buhay pa tayo. Ano ang gusto natin? Wala tayong problema, 6 feet below the ground tayo. Mas maganda ho ito, may problema. Masanay tayo sa buhay na sa daigdig. Ng, alam niyo po, mabuhay sa daigdig talagang salisalimuot ang mga problema. No? Pero bagamat marami pong problema, masaya pa rin mabuhay sapagkat nakikita ho natin at nakakasama ang ating mga mahal sa buhay at syempre ang kagandahan ng daigdig. Hanggang hindi pa ho nagkakaroon ng masasamang epekto yung climate change. Sobra na nga ho, dami na ngang epekto, pero dito sa atin, medyo yun, minamalas-malas tayo nagkaroon ng oil spill. At talking about sa oil spill, eto po tayo. Uulitin po natin at syempre, kailangan malaman ng sambayanan ano na ang nangyari at bakit nangyari itong mga ito. Ngayon po, ang pag-usapan natin, sinabi po na ating Secretary DOJ Remulla, sinabi niya yung empty Princess Empress ay built scrap daw po. Hindi daw po totoong bago yung ano na yan, yung tanker na yan. Biruin nyo, ano pala yan, bulok-bulok na at meron ho silang mga nagbigay ng affidavit na siguro yung mga workers ho na nagbuo niyang vessel na yan, no, ng tanker na yan. No? At sinasabi ang empty Princess Empress ay so old that it had already been scrapped. Sobra na daw yung ano na yan, matagal na yan at scrap na. Kontra sa sinasabi nito na ang ito po'y isang bagong vessel. Yan ang sabi ni Secretary Remulla, no. Ang government ay nag-file ng both criminal at civil cases sa paglubog ng nasabing tanker na nagresulta sa oil spill sa na nagbabadya po sa ating ecosystem sa Oriental Mindoro at mga karatig pook, no. Ito po manu na rin to sa Antique. Ito ay isang rebuilt scrap. Hindi ito ginawa ng ano na maging isang tanker mula pa simula. Simula pa lang ho pa, puro scrap pala ito, no. Ibig sabihin basura,
No? Nagtipidoy may-ari. May apidabit mula sa isang tao na nakakaalam kung paano ang isang lumang vessel had been rebuilt. Ayan ho, yun ang masama. Pag meron ho siguro, yung isa sa mga gumawa nito, ay baka naikukonsensya at sinasabi, hindi, hindi talaga bago yan. Katotohanan, ganito lang nangyari. Kaya nga po, ang NBI ay pinag-aaralan na ang naturang vessel at nagko-conduct na ng mga field interviews. Siguro, yun nga pong mga nagsigawa nito, no? Ang oil spill damage day, 47 kilometers coastal area, 533 hectares of mangroves in Mindoro town. Ako, kita nyo yung mga mangroves natin, ano? Sinasabi po ng owner ng sunken MV Princess, nag-apologize. O, tama ho yun, nag-apologize. Pero paano niya makakatulong at ano ang kanilang mga posibilidad na mga gagawin at ano pa ang kanilang mga dapat gawin at gaano kalawak ang kanilang dapat bayaran. Yun ang tanong, no? At ang paglilinaw, ang sunken tanker was loaded. Ito pa ho ang isang masakit. Parang may kasinungalingang nangyari, no? Sinasabi ho kasi nung unang lumabas ito sa nabalita, sinasabi po na 800,000 liters daw of industrial oil. Pero mali pala yon. Binawasan nila ng 100,000. So, ang katotohanan is 900,000 liters of industrial oil. Liters of industrial oil, hindi ho 800,000. Abay, napakamalaking islas ho yun sa original eh. Hindi ho ba 100,000 liters? Eh, napakarami ho nun. So, no wonder yung 900,000 liters metric tons na yan ng industrial oil kumalat sa iba't ibang mga probinsya. At sinasabi nga, nung ito ay lumubog noong February, yun nga po, ang resulta, oil spill. Ayan, nakita nyo ho, naging maitim ang karagatan at wala pa silang ano ho. At ang masakit po nito ay wala palang permit ang may-ari nito. Wow. Paano po ito nakalusot sa mga otoridad? Yan po ang tanong. Eh dapat to imbestigahan din ang mga awtoridad na dapat eh sila yung ibig sabihin no, sila po ang nagbibigay ng mga permit at whatever bago tumakbo ang isang mga ganitong nagdadala ng mga ganitong produkto, no. Sinasabi ho ito, nakikita ho. This is the map of Antique that adjoins Mindoro where the oil spill originated. Caloya is located northwest of Antique. You know, yung pati Antique, malamang. Ay, syempre, ayun ho, oh, ang kalapitan ng Mindoro sa Antique, napakalapit na. Eh natural, alam niyo po, pagka ang oil spill, syempre, humalo na sa tubig, sa karagatan, ang bilis ho niyan. At makikita ko kaagad ang alin. Ang karamihang dulot nito, yung mga isda natin at ang atin pong mga mangingisda ay naperder na. Ang kabuhayan nila ay masyadong nagkaroon ng masamang epekto sa kanilang kabuhayan. Alam niyo naman yung mga mamamayan natin sa probinsya, yung mga nasa tabing dagat, ang kabuhayan po nila ay puro sa karagatan ng gagaling. So, pag ganyan na nangyari, natural, ang mga isda ay mamamatay. At pagka namatay ang mga isda, ano ang ititinda nila o ano ang kanilang kakainin? Yan ho. Kaya dapat ho, sagutin din ng may-ari yan, eh, di ba? At nabalitaan natin kahapon na yung oil spill na yan daw, eh, napakatagal daw ho yan bago talaga tuluyang mawala sa karagatan. Bibilang yata yan ng taon. Ibiruin nyo yun. Anong permisyong binigay ho niyan sa ating bansa, sa ating mga karagatan, at sa ating pong mga magagandang mga beaches, no? Nakakaano naman ho nun. Kaya dapat ho papanagutin ang mga autoridad na in charge dito. In charge doon ho sa mga pagrerekusa ng mga barkong ganito ang mga daladala na hindi po rin nila akalain na ito ay magkakaroon ng leak at yan ho ay magiging sanhi ng oil spill na siyang dahilan para masyado tayo hong
maapektuhan ang ating ekonomiya. Eba, eh, kung nagtipid ho yung may-ari ng sobra, hindi ho naman niya iningatan. Nagtipid nga siya, hindi naman niya tiniyak na talagang maayos naman yung pagkakaayos ng bulok-bulok na pala na yan, na vessel na yan. Basta ang halaga, nakatipid siya. Ganyan ho yata yung mga businessman eh, hindi ho ba? Banat ng banat. Basta ang nasa isip ho nila ay makatipid sila, kumita sila. Pero yung magiging epekto ng kanilang mga pagtitipid, na ang kanilang mga daladalang produkto, ay alam naman nila kung gaano ang magiging pinsala nito kapag po ito'y sumabog. No, katulad dyan, sumabog na sa karagatan. Ano ngayon? Tapos sasabihin, mag-a-apologize. Hindi po sapat yun. Hindi po ba? At siyempre, lahat ng taong kaugnay na may responsibilidad sa nangyaring yan, hinihiling po nating mga mamamayan na sila ay bigyan ng karampatang obligasyon, parusa, di ba? Dahil sa ginawa ho nila na yan. Huwag ho nilang kakatwiranin na hindi naman namin alam na mangyayari yan, tsaka hindi namin kagustuhan. Wow! Sa batas ho, pagka merong nangyari aksidente, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko sinasadya. May responsibilidad po tayo. Dapat na alam ho natin yan. Kaya huwag ho kayong umepal-epal ng ganyan. So, bago ho tayo magpatuloy, gusto ho nating pasalamatan ng ating mga regular viewers. Si Dr. Loida D. Diaz ng ating, ang dati po nating principal sa Arellano. Thank you, ma'am, for watching. And Miss Diding Elizalde is watching from Antique. And of course, yung aking pong anak-anak, si Jun Bombay is watching. Poging-pogi itong batang to. No? Thank you, anak. At akala ko ba, dadalawin mo kami dito ulit, ha? Sige, thank you for watching, anak. Thank you. At yan po, balik tayo. Alam nyo, yung oil spill na to, hindi ho natin hindi pwedeng hindi susubaybayan kung ano na ang nangyayari. At sinasabi nga po, maraming bansa ang miski na po ang Amerika, nag-o-offer daw yata ng na tumulong para sa maalis o malinis ang oil spill. Ganon din ang bansang Hapon. Ang katotohanan, dumating na ho yata rito yung mga expert dyan. At mabuti na lang ho, may mga tumutulong din sa atin. Pero kahit na ho ganong maraming tumutulong, mas maganda ho siguro hindi na nangyari to, kasi dami na nga ho natin problema sa ating bansa, unang-una sa mga pagkain natin, di ho ba? Sa agrikultura, tapos ganito pa nangyari, naapektuhan po tayo ng ating mga damang dagat. Eh, siyempre, ang mga isda ho nagsitaasa na. Dahil, at lalo pa, yung ating pong mga beaches na pinagmamalaki sa Pilipinas, baka yung mga tourist na pupunta rito na dahil gusto nilang puntahan yung mga well-known na mga beautiful beaches natin dito, baka very soon maapektuhan na, paano ho yun? Kabawasan sa atin pong ekonomiya. Pagka, alam nyo naman, pag dumagsa ang ating mga turista rito, well, medyo masaya. Nakakamalaking kaalwalan yan sa atin pong ekonomiya, hindi po ba? Good morning po, Tita Mel, sabi ni June Bombay. Good morning, anak. Thank you very much for watching. Ayan po yung ating, kaya nga po, wala tayong sawa na sumusubaybay para malaman natin kung ano na ang kalagayan ng ating mga karagatan, ng ating karagatan na naapektuhan itong oil spill na to. Hanggang sa Antique ho ay medyo umabot-abot na. Ang ating po mga mangingisda ron ay napakarami din sapagkat sila po ay nasa tabing dagat din. Kaya nga, ano ang mangyayari sa kabuhayan? At syempre po, nabalitaan din natin na karamihan dun sa mga taong nakahitira dun sa mga naapektuhang lugar ay nagkasakit, no? Nagkaroon sila ng sakit nagkaroon sila ng malulubhang sakit sa baga ba yun, opo, kasi nalanghap nila yung oil no? At kung nakita nyo ho yung mga oil spill na yun na pinagsama-sama na nakalagay ho sa mga plastic at sa mga container na plastic, abay, daig pa ho yung alkitran no? Ayan, no? Nakita nyo po, daig pa ho yung alkitran na kung saan ginagamit sa mga simento pansamantala para tumigas yung lupa, no? Tapos malanghap nyo pa ho yan. Lalo na kung ang tao po ay
merong hika, abay lalo hong magkakaroon ng masamang ano ho yan, masamang epekto sa kalusugan ng tao. At kahit wala kayong hika, palagay ko ho yung ating magkakaroon tayo ng pneumonia niyan pagka nagkaganyan siguro, no? Mahatching tayo. At saka hindi ho talaga safe sa mamamayan ang ganitong pangyayari. Biruin niyo yung gawak na binigay ng oil spill na yan sa kalusugan, number one, sa ating ekonomiya, sa kabuhayan ng ating mga mamamayan. So, dapat lang na mabigyan ng, at sabi nga po ng ating Secretary Remulla, eh dapat mapanagot kung sino man ang mga responsable rito. Dapat lang ho. Walang malakas-lakas dyan. Eh, yung mga pinagagawa nila, hindi ho kayang bayaran yan. At syempre, sabi nga po ng mga otoridad, matagal na, kumbaga sa sakit, matagal na gamutan yan. No? It will take years daw ho, sabi yan. Hmm. Tapos, marami pang kasinungalingang pinagtatakpan nila na dapat ho, eh, talagang lumabas na ang katotohanan para lalo silang magkaroon ng responsibilidad at bigyan diin kung paano nila ito ibabangon ng ating mga mamamayan sa kanilang pagpapabaya at pagiging ano ho yun, pardon my words, ganid sa pagkita ng salapi. Dahil gusto nga nila kumita ng salapi, eh yung kanila naman hong, ano ginagawa ay walang kaukulang pag-iingat, no? Kasi nagtitipid sila. Dapat bago pala yung vessel. Ano nangyari? Hindi bago, scrap. Alam nyo naman yung mga scrap, pinagtali-tali lang yan, pinagtagni-tagni. Kumbaga, inaano lang nila, ni-repair lang nila ng husto. Pero alam nyo naman ang kaibahan sa luma at bagong kagamitan. Di po ba? So, dapat yan ang kanilang unang nasa isip. Ganun pa naman ang kanilang mga ang produkto ay oil. Alam nila kung gano'ng kaselan ito. Pero sa kabila nun, nagpabayaho sila. Yan ay kanilang pananagutan. Dapat na panagutan. Dahil hindi lang ho tao o isang tao ang naapektuhan nito, kundi ang ekonomiya ng isang bansa. Eh, mabigat ho yan eh. Kaya dapat ho, papanagutin talaga sila ng husto. At wala pang permit pa pala. No? Yan, isa pa ho. Luma na yung, ano, yung vessel, wala pang permit. Eh siguro, bakit bibigyan ng permit? Eh luma nga. Eh dapat naman ho na yung may-ari nito talaga, eh bigyan talaga ng malaking responsibilidad sa kanyang ginawa. Luma na yung vessel, wala pang permit. Eh sino naman ho magbibigay ng permit sa inyo? At yun namang mga taong supposed to be na magbibigay ng permit. Eh, ba't ho nila pinalagpas? Hindi nga nila binigyan ng permit, pero nakalabas sa karagatan. Yan ho ang katakataka, di ba? Eh, kung talagang hindi sila binigyan ng permit, dapat hindi ho sila nakalarga sa karagatan natin. Hindi po ba? Oh. Ano ibig sabihin niya? Baka may under the table sila. Hmm. Eh, siyempre, yan ho ang ating mga isipin. Oh. Isa pa po nating matalik na taga-subaybay, Mr. Rodolfo Santo Domingo. Watching you now, Tita Mel. Thank you so much. Ito si Mr. Rodolfo Santo Domingo. Eh, partner po natin yan sa, because he's a very good licensed broker. At the same time, magaling na CPA. May magandang balita ako sa iyo ha, kagabi kasi hinabol ako nung buyer natin. baka ito na. Pupunta sila mamaya. Pagkatapos ng program ko, tatawagan kita, ha? Rudy, talaga maganda-ganda na itong ano natin. Baka sakali na, ha? Kasi nakauwi na ako ng alas 6. Nandyan na ako, papunta na ako sa BBL, eh. Biglang tumawag sa akin kasi ang usapan namin, darating sila sa opisina. Eh, nainip ako, tsaka sabi ko, ang hirap bumaba pag wala ng elevator. Oh, kaya umalis na ako. Ito, all the while, hindi naman siya tumatawag. Abay, nung ako'y nandun na sa may Pedro Hill, biglang tumawag, nasan daw ako. Sinundan nila ako, doon kami nagtagpo. Dahil nakasasakyan sila, eh, ako doon, isan mo ba kanya gusto? Eh, doon ako, dito na lang ako sa Bito Cruz. Doon kami nag-usap sa, ano ba yun, sa isang doon sa kanto ng Bito Cruz, may restaurant doon. At inabot ho ako ng 9 o'clock, 9:30 na ako nakasakay. Second to the last, ano na ho yun, pasahero going to
San Pedro. Gusto nga nila, ihatid ako. Wag na lang, meron pa naman masasakyan. Inatid na lang ako hanggang doon sa ano. But I think they are really interested and they have the money. Okay, magandang balita yan. Pagtapos ng program ko, tawagan kita, Rudy. So, yan po, balik tayo. Pasensya na ho. Kailan sumegboy ako ng usap. Yan po yung scrap vessel ng empty princess na to na hindi naman pala bago, kundi ni-rebuild na scrap. From scrap, alam niyo yung mga bakal-bakal na bulok-bulok. Siyempre, maglilik yun, no? Nakita niyo, galit na galito yung ating secretary ng DOHO. DOJ, si Secretary Remulla. Ang sinasabi, ba, dapat papanigutin ng mga ito, dapat lang. So, yan po, mga minamahal nating taga-subaybay. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, gusto ko pong batiin ang ating presidente ng ating po organisasyon, ang kaanak, na tayo po ay magkakaroon ng big event sa April 10, araw ng kagitingan sa Pasig, Rainforest Pasig. At kung tayo papala rin po, ay magiging panauhin natin ang si Congressman Roman Romulo at Mayor Vico Soto. Ayan po. Ito po ang ating presidente at founder ng kaanak. Wala pong iba kundi ang masipag at talagang makataong si Mr. Willie Kichongko. Abangan niyo po siya ngayon at susunod siya atin sa ating programa upang malano nating malinawan. Napakaganda po ng kanyang tinayo ang organisasyong kaanak. At saka gusto pong batiin yung isa sa pinakadakilang members ng kaanak. Walang iba kundi po si ate. Hindi pala ate, mas matanda ako sa kanya. Miss Professor Ligaya Yaying Santos. Yes. O sige. Magkita-kita po tayo bago yun sa event natin. At syempre, binabati ko po ang lahat ng ating mga kaibigan at yung ating pong mga taga-subaybay na wala pong sawang sumusubaybay sa ating mga timpong mga programa at naway bago kayo manghinawa at very soon tayo po ay magtatagumpay. Meron po tayo mga balaki. So, don't forget to like us, follow us, and of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating pong Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting. At gusto kong pasalamatan ang aking pong mga best friend dyan sa DepEd. Walang iba kundi si Miss Emily Briones Molo and of course, our co-teacher ng pinakamagaling, isa sa mga leaders na magaling dyan sa Arellano, si Miss Eunice Abanto. Okay, thank you, at don't forget, I always say, we love you all. Bye-bye.